Isang mapagpalang araw at maligayang bagong taon sa ating lahat. Welcome sa ating unang worship service sa taong 2021. Kamusta po tayong lahat? Nawa ay nananabik tayo ngayon na magpuri at magsamba sa ating Diyos. Alam nyo, kapag bagong taon, madalas uso ang mga New Year's resolution kung saan meron tayong nais baguhin sa ating sarili sa darating na taon. Pero maganda mag-reflect din tayo. Ano ang panalangin natin sa taong 2021? Ano mga nais natin gawin ng Diyos sa ating buhay sa bagong taon? Dalangin po namin na patuloy tayong lahat na sama-samang lumago sa pag-ibig, sa biyaya, sa presensya, at sa paglingkod sa ating Diyos. At kung meron man sa atin na hindi alam kung saan magsisimula sa paglingkod sa ating Diyos, pwede natin gawin ito sa mga simpleng paraan sa tulad ng pag-share ng ating mga Sunday worship services or ating mga midweek services. Sa isang click lang, maaari tayong makibahagi sa pagpapalaganap ng magandang balita upang mas marami pang makarinig ng magandang balita at marami pang mas makakilala sa ating Diyos. At kung nais naman nating tumulong o nais nating makibahagi sa pagbibigay ng ating tithes or offering, andito po ang aming bank details. Ngayon naman po sa ating paghanda sa pagpuri at pagsamba sa ating Diyos, nais kong basahin sa inyo ang isang awit. Awit 84:10. Sabi dito, kahit isang araw lamang mas gusto ko sa templo mo kaysa sa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo. Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami'y pinagpala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. O Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang magtiwala sa iyo'y masasabing mapalad. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, tunay nga na isang pagpapala mo na meron kami ngayon na magpuri sa iyong pangalan at magsamba sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, na kami ihaharap sa panibagong taon. Dala-dala ang pag-ibig mo, dala-dala ang biyaya mo sa aming buhay. Hindi kami mangangamba, O Diyos, dahil kasama ka namin. At nawa sa aming pagsamba, ikaw lamang ang maluwalhati, O Diyos. Sa aming pag-aral ng iyong salita, mas makilala ka namin, O Diyos. Ipakita mo ang iyong sarili sa amin upang kami lumago sa aming pag-ibig sa inyo. At nawa, gabayan niyo po kami ng iyong Espiritu Santo upang tumugon ayon lamang sa iyong kalooban. Gamitin niyo rin po kami upang mas marami pang makakilala at mapakinig ng magandang balita. Lahat ng ito ay itinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy tayong magpuri at magpasalamat sa mga kila at natapat sa Panginoon. Nawawala aking anlo.
dakila. Ang tanging Diyos na sinasamba, makapangyarihan siyang karunungan, tanging buhay. Ang ating Diyos na naghahari, magsamba, gabay ay pupurihan siya habang pinatas ang ngalan ni Jesus. Itataas mga kamay, papupuri siya'y dakila. Ang tanging Diyos na sinasamba, makapangyarihan siyang karunungan, tanging buhay. Siya'y dakila. Ang tanging Diyos na sinasamba, makapangyarihan siyang karunungan, tanging buhay. Awitin natin kapangyarihan ang ngalan. Makapangyarihan ang ngalan, pangalan ng ating Diyos. Makapangyarihan ang ngalan, pangalan ng ating Diyos. Hindi magwawakas ang paghahari, Jesus Panginoon. Makapangyarihan ang ngalan, pangalan ng ating Diyos. Siya'y dakila. Ang tanging Diyos na samba, makapangyarihan siyang karunungan, tanging buhay. Siya'y dakila. Ang tanging Diyos na sinasamba, makapangyarihan siyang karunungan, tanging buhay. Makapangyarihan siyang karunungan, tanging buhay. Oh,
thousand reasons for my heart to fight. Bless the Lord, oh bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Pagpala pong umaga at masaganang bagong taon po ang aming pagbati sa bawat isa sa atin. Sa umaga pong ito ay panibagong taon ang ating kinakaharap o haharapin, at hayaan po natin na umpisahan po natin ang taong ito sa ating pananalangin. Tayo po'y manalangin sa umagang ito. Dakilang Diyos, salamat po sa aming pag-aaralan sa umagang ito. Salamat po sa panibagong taon na aming mararanasan. Kaya naman po patuloy namin panalangin na samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Ang iyong dakilang karunungan ang siyang sumaamin. Ang iyong Santong Espiritu ang siyang magturo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isang masaganang bagong taon ang nais kong iparating sa inyo. Kumusta po ang bawat isa? Alam ko po na marami pa ang nagsasabi na napakahirap pa ang buhay sa ngayon. Sa ating sitwasyon, sa ating kapaligiran, wala pong kasiguraduhan ang ating kinakaharap sa ating sitwasyon sa buhay ngayon. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil sa taong ito, ng mga naranasan natin sa nakaraang taon ay atin pong hayaan na ang Diyos na lamang ang siyang magpala sa ating buhay. At tunay nga po na ngayon po ang ating kapaligiran, sabi ko nga po, wala pang kasiguraduhan dahil sa COVID, at meron pa po tayong hinaharap o kakaharapin na sinasabi po ng marami ang panibagong virus. Kaya naman po maganda pong maunawaan natin ang kahalagahan po ng ating pananalangin. At sa atin pong tema sa mga darating na araw ay atin pong pag-uukulan
ang ating pamilya, ang ating pong sambahayan. Kaya naman po tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil inilagay po ng Panginoon sa puso ng ating lead pastor, Pastor Berens, at ganun din po ang pamunuan po ng ating simbahan ay nakita ang kahalagahan ng pamilya, at ito po ay magandang pasimula natin sa pananalangin. Kaya naman po sa umagang ito ay ating pong pag-uusapan ang panalangin ni Pablo, at ito po ay hango sa mga Epeso o sa taga-Epeso 3, talatang 14 hanggang 19. Ang sabi po dito, "Dahil dito ako'y lumuhod sa harapan ng Ama, at mula sa Kanya nagkaroon ng pangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan." Verse 17, "Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig na maging ugat at pundasyon sa lahat ng ito ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan kasama ang mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang Kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip, at gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos." Muli po, tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon sa panibagong taon. At sa atin po kakaharapin, nawa po, sabi ko nga po, ang kahalagahan ng pamilya ay makita natin. At ito po ay magandang maumpisahan natin sa pananalangin. Sa talata pong ating binasa, sa pagpapahayag po ni Pablo, ay atin pong makita ang magandang kalooban ng ating Panginoon sa ating pamilya. Kaya naman po, akin pong nilagyan ng titulo o title ang ating pag-uusapan sa umagang ito, paano palalakasin ang pananalangin ng pamilya. Sabi po nung 14, talatang 14 sa Epeso 3, "Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos." Nawa po makita natin na ang kalakasan o ang pagpapalakas ng pananalangin ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi po dun sa 14, "Dahil dito ako ay lumuhod sa harapan ng Ama." Sa mga talata pong ito, ipinakita ni Pablo na ang paggalang sa isang kataas-taasan o ang pagkakilala sa kapangyarihan, ginagawan po nila ito ng postura o gesture. At sa kanilang kapanahunan, ang pagluhod po o ang pagyuko ay tanda ng pagrespeto. Ganun din po nawa sa atin, marunong po o tayo po ay marunong rumispeto sa kapangyarihan o sa mga nakatataas. Si Pablo po ay nagpahayag ng kanyang ginawa sa harapan ng Diyos na kanyang sinasampalatayanan. Sa kanyang pananalangin, ay kanyang inaalaala ang kapangyarihan ng Diyos upang maipakita sa Diyos ang layunin ni Pablo na ipanalangin o idulog ang mga bagay-bagay sa ating Panginoon. At sa ating pong pagdarasal, nawa po ay makita natin na marahil meron kayong problema o ako ay may problema na pwede nating makita na iisang bagay ito sa harapan ng Diyos. At sa habang pong tayo nananalangin ay medyo nagkakaroon ng problema, minsan gumagala ang ating mga isipan na minsan ay gumagawa ito o bago tayo humiling ng petition sa ating Panginoon ay nagugulo ang ating isipan sa pananalangin. Kaya naman po ang ating pong emosyon o imahinasyon ay dumarating sa punto ng iba't ibang bagay na minsan ay hindi umaayon sa ating naiisip o isipan sa ating pananalangin. Maganda pong maitanong natin sa ating sarili, bakit o ano ang dahilan bakit tayo nagdarasal? Na minsan ba ay nag-iikot ang iyong isipan habang ikaw ay nagdarasal? Si Pablo po ay nagpakita o naipakita ni Pablo na tulad din po natin siya minsan. Ang pagkakaiba nga po lamang, si Pablo po umiikot ang isipan
ay sa espiritual na kaparaanan. At tayo pong tao ay maraming kagulumihanan ang nararanasan sa ating panalalangin minsan. Kaya naman po sa atin pong pag-aaral sa umagang ito, makikita natin na si Pablo pinasimulan niya ang kanyang aral o ang kanyang mga turo sa Epeso 3 ay tungkol po ito sa pananalangin niya patungkol sa ministeryo o sa misteryo na ipinagkaloob ng Diyos ang ministeryo ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya naman po makikita natin na kung bakit si Pablo ay nanalangin ng ganito, balikan po natin yung mga kabanatang isa at hanggang dalawa na ipinakita po roon ng kapangyarihan ng Ebanghelyo sa ating Panginoon, ng ating Panginoon. Si Pablo po ay nagpakita din ng tulad minsan ay nangyayari sa atin habang tayo ay nananalangin. Ang kaibahan nga lamang po, si Pablo ay gumagalang ang isipan ay higit sa espiritual na kaparaanan. Sinimulan po ni Pablo ang kanyang pananalangin sa Epeso 3, talatang 1, na at sa mga susunod na kabanata, sa 2-13, ay tungkol po sa misteryo ng Ebanghelyo at ang kanyang pagkatawag sa ministeryo na ito na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. At pagkatapos po niyon, makikita po natin na bumalik sa pananalangin si Pablo sa talatang 14 kung paano pong nilinaw niya mapansin ang mga bagay na ninanais niyang iparating sa Panginoon. Kaya naman po si Pablo, dahil po dito ipinakita niya, tingnan po natin yung talatang 1 ng kabanatang 3. Sabi po dito, dahil dito ako si Pablo naging bilanggo ni Kristo alang-alang sa inyong mga hintil, sa inyo na mga hintil. At dumalangin sa Diyos. Yun po ay sabi ng mabuting balita. Ang sabi naman po doon sa verse 14, dahil dito, ako'y lumuhod sa harapan ng Diyos, sa harapan ng Ama. Kaya naman po si Pablo po ay gumawa po ng isang hangarin para sa kanyang pananalangin o dahilan upang siya ay manalangin. Ipinapakita po dito na sa pamamagitan po ng mga talatang 2-3, hinanap po niya rito ang kadahilanan ng kanya o kung bakit siya mananalangin. Tingnan po muna natin sandali o balikan po muna natin sandali yung talatang o yung kabanatang 1-2 ng Epeso. Doon po ay pinakita ni Pablo kung paano ang pagpapasalamat o nagpapasalamat sa kagandahang loob sa biyaya ng Diyos sa mga tao tulad ng mga pagpapalang espiritual na sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo mula sa kamatayan tungo po sa buhay. Ipinakita po doon na ang kagandahang loob ng Diyos sa mga talatang ito dahil sa hiwagang biyaya ng pagmamahal o pag-ibig ng ating Panginoon. Marahil ito po yung nag-udyok kay Pablo upang siya po ay manalangin sa kabanatang 3 kasi po nakita po ni Pablo, maging siya po, nakita niya ang kamanghamanghang biyaya ng Diyos sa pagliligtas sa mga makasalanan, sa pakikipag-isa o pagkakaisa, pagsasama-sama ng mga Hudyo at ng mga Hintil. Ito po mga bagay na ito, marahil ay siyang nag-udyok sa kay Pablo upang siya po ay manalangin. Bakit po? Dahil po naisip niya ang mga kamanghamanghang biyayang ito na sa muling pagkabuhay na ipinakita ng ating Panginoon ay nagbibigay katuwiran sa bawat isa sa atin o sa kanila sa pag-ampon ng Panginoon. Ipinatawag tayo o pinatawad tayo dahil sa ating mga kasalanan. Tanong po, tayo po ba ay regular na nananalangin? Sabi po ng verse 14, dahil dito ako'y lumuhod sa harapan ng Ama. Ang ginawa pong ito ni Pablo ay isang postura na maaring binabaliwala o baliwala. Baliwala lang po ito para sa atin dahil hindi naman po natin ito kinasanayan.
Pero sa kanila pong kapanahunan, ito ay normal na postura sa mga taong mapanalanginin. At bilang paggalang po sa kataas-taasan, ito po ay ginagawa nila, ang lumuhod. Sabi ko nga po, ang yumuko. Kaya naman po, maganda pong halimbawa ang pinakita po ng ating Panginoong Jesus nung siya po ay nasa Garden of Gethsemane, na siya po ay lumuhod, nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Maganda rin pong halimbawa ang pinakita, ang talinhaga na binigay ng ating Panginoon patungkol po sa pananalangin ng isang Pariseo at isang publikano. Nakapwa po sila nananalangin. Na sabi nga po doon sa Lucas 18, talatang 11, tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo sapagkat hindi ako katulad ng ibang mga magnanakaw, mandaraya, mangangalunya, o kaya naman ay maniningil ng buwis. Tulad ng maniningil na ito, sabi po niya doon sa verse 11. Sabi po doon sa talata naman 13, ang panalangin naman po ng isang publikano o isang tao, samantala ang maniningil ng buwis naman ay nakatayo na malayo at di man lamang nakatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabing, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Dito po ipinakita po na di rin pangkaraniwan ang pagluhod sa pagdarasal o sa pananalangin. Ang pagluhod po ay isang kasigasigan o isang pagpapakita ng pambihirang antas ng pagsamba sa ating Panginoon. Si Jesus nga po ay isang magandang halimbawa ang pinakita sa atin. Sa Biblia po, o ang Biblia ay hindi nagpahayag ng isang particular na kaparaanan ng pananalangin para sa ating pagdarasal o sa ating paglapit sa Panginoon. Posible pong tayo'y manalangin ang nakatayo, nakaluhod, naglalakad, nakaupo o kaya'y nakahiga. Ang punto po lamang dito ng ay ang paninindigan ni Pablo ay ang pananalangin ng pagluhod ay ang pagpapahiwatig ng isang pambihirang pagpapakita ng antas ng pagpapakilala o ipinapakilala na sa kanyang sarili ang ating Diyos ay kanyang sinasamba. Kaya naman po tayo po sa ating pong kasalukuyan dapat din tayong maging masigasig sa ating pananalangin maging ang ating buong pamilya. Sa aking pong punto na nakita sa pangalawa ay ang palalakasin po natin ang panalangin ng ating pamilya ay sa pamamagitan ng pananalangin sa Kanya, sa ating Panginoon. Sabi po rito, dahil dito ako'y lumuluhod o ako'y lumuhod sa harapan ng Diyos na mula sa Kanya ay nagkaroon ng pangalan ang bawat sambahan sa langit at sa lupa. Sa mga talata pong ito, pinatunayan ni Pablo na ang pagdarasal sa ating Ama at sinasabi niya na mainam na makita ng mga mananalangin ay ang kanyang mga mananampalataya. Kaya nga po sinabi doon ay ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa na nagkaroon ng pangalan. Tayo po na mga mananampalataya ay nagkaroon ng pangalan. Tayo po ay nagkaroon ng isang sambahayan. Kaya nga po, nakakatuwa pong isipin na itong salitang sambahayan, tulad po ng nasasabi ko na noon, na isang pagsambahayan. Ito pong bahayan ay kalakip ang pagsamba sa ating Panginoon. At ito po'y nabubuo dahil sa ating pananampalataya, ang ating sambahayan ay makikita na nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya naman po, ang pagpapakita po sa sambahayan, ang ama o ang pinuno ng sambahayan ay siyang unang partner ng ating Panginoon sa pananalangin. Maging ang ina, siya din po na tagapamuno, ay kapartner po ng ating Panginoon sa pananalangin. Kaya nga po sa ating po pananalangin, ang bawat sambahayan ay magkaroon ng pananampalataya
Mainam po na tayo sa ating ngayon sa ating kasalukuyan, ang kalagayan po ng ating pamilya, nawa po ay magkaroon tayo ng pananalangin sa ating buhay. Sabi po ng mga gawa, 10:2, ang sabi po doon, siya ay isang sumasamba na may takot sa Diyos, gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga duka at laging nananalangin sa Diyos. Mga kapatid, tayo po nawa ng mga sinasabing mananampalataya bilang isang sambahayan ay magkaroon po tayo ng panahon sa pananalangin sa ating Panginoong Hesukristo. Paano po natin palalakasin ang ating pananalangin ng pamilya? Ang sabi po doon, dahil po sa nilalaman ng ating pananalangin. Tingnan po natin ang mga talatang 16-19. Ang sabi po dito, itinadalangin ko sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon ng lahat ng inyong gawain upang inyong lubos na maunawaan kasama ang mga hinirang ng Diyos kung paanong kalawak, kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo na ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-isip ay gayoy mapuspos kayo buo ng buong katangian ng Diyos. Sa mga talata pong ito, si Pablo po ay nanalangin ng petisyon, ng mga petisyon para po sa mga mananampalataya sa taga-Epeso. Sabi po ng panalangin ni Pablo ay palakasin ninyo ang buhay espiritual. Sapagkat alam ni Pedro o alam ni Pablo na labis na kailangan ng mga tao ang isang bagay na nagmumula sa Diyos. Ito ay ang pagpapalakas sa kanilang espiritu. Kaya naman po kung paano alam ni Pablo ang mga nangyayari sa kanila dahil sa labis nilang pagtitiwala sa kanilang mga sarili, sa sariling kakayanan na humarap sa mga pagsubok o mga suliranin sa buhay na sa tingin nila ay kaya rin nilang solusyunan ayon sa kanilang sariling kalagayan. Ito po ay sa kapanahunan ni Pablo. Ngayon po, sa kapanahunan natin, tanong po, dumating po ba sa buhay natin ang ganitong sitwasyon na kaya natin magtiwala sa sarili natin? Marahil po ay oo. Sa kaganito pong kalagayan o sitwasyon, ay dapat nating masubukan o dapat tayong lumapit at tainting tayong manalangin sa ating Panginoon o sa ating Diyos. At mapagtanto natin na sa ganang ating sarili, wala tayong magagawa o wala tayong kalakasan, wala tayong lakas kung tayo po ay hiwalay sa ating Panginoon bilang isang mananampalataya. Nawa po ay maunawaan natin na kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala po tayong magagawa. Ang sabi po ng Juan 15:5, ako na puno ng ubas at kayo ang sanga, ang nananatili sa akin at ako ay sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Mga kapatid, pinapatutuhanan lamang po na kung tayo po ay wala sa ating Panginoon, wala po tayong magagawa. Petition po yan ni Pablo. Tingnan po natin yung isang petition pa ni Pablo sa kanyang panalangin. Naway manatili si Kristo, sabi po ng verse 17, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig o pananampalataya. Sa panalangin po ni Pablo, ang pananatili sa kanila ni Kristo ay sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. At sa kanilang sitwasyon, alam ni Pablo na kailangan nila na sila'y ipanalangin.
kahit pa sinasabi ng karamihan sa kanila na ang Diyos ay nasa puso nila o si Kristo ay nasa puso nila. Batid po ni Pablo na ang paninirahan ni Kristo sa puso ng bawat isa sa kanila ay isang temporary lamang. O ito po ay pansamantala lamang. At ang bawat pagtitiwala po sa kanilang puso, ito po ay may kanya-kanyang antas ng pagkakilala, ng pagtira ni Kristo sa puso ng bawat isa sa kanila. Kaya naman po kung paano pong si Pablo ay humiling o hinihumiling sa Diyos para sa mga taga-Epeso na mapagtibay, na yumakap, na pasiglahin nila o ang laman ng kanilang lakas ng loob na mapagtibay ng espiritu ng Panginoon ang kanilang mga buhay. At nawa sila po ay humawak sa kanilang pananampalataya. Yan po ang panalangin ni Pablo para sa mga taga-Epeso. At sa paggamit po ni Pablo ng salitang tirahan, ito po ay nagpapakita ng kahalagahan kung gaano katibay ang isang tirahan. Tulad po ng isang pamilya, ang sabi nga po doon sa isang magandang halimbawa ay tulad po ng isang pamilya na bumili po ng isang bahay at hinayaan na ang bahay na ito ay nangangailangan pa ng maraming tagapagawa upang magawa at maging maganda ang kanilang bahay. At sa paglipas po ng panahon, naayos, nalinis, gumanda at nakita po nila ang kabuuan ng kanilang bahay o kanilang tahanan at nasabi nila na ang bahay na ito ay hinubog ng aming pangangailangan at panlasa na talagang komportable na po sila. Ganun po ang paninirahan ng Espiritu ng Diyos o paninirahan ni Kristo sa puso ng bawat isa sa atin. Permanenteng paninirahan po ang gusto po ng ating Panginoon o ang panalangin ni Pablo sa bawat isa sa kanila. Kaya naman po mga kapatid, ang panawagan po ng ating Panginoon na kapag si Kristo ay nanatili sa ating puso sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa buhay natin o manirahan sa buhay natin, mahahanap niya ang dapat baguhin sa atin kung si Kristo ang mabubuhay o nabubuhay sa bawat mananampalataya. Siya ang magtatrabaho sa bawat isa sa atin na mananampalataya, tayo po ay magiging kawangis ni Kristo. Yan po ay isang petition na ipinanalangin ni Pablo sa mga taga-Epeso. Ang sabi pa po sa ibang petition ni Pablo o sa panalangin niya, gusto niyang ipabatid ang pagmamahal ni Kristo. Ang sabi po dun sa verse 17-19, dumalangin ako na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon ng lahat ng inyong gawain upang inyong lubos na maunawaan kung gaano kalawak, kahaba, kataas, kalalim ang kanyang pag-ibig at naway maunawaan ninyo na ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip. Mga kapatid, ang panalangin pong ito ni Pablo ay isang kamanghamanghang petition dahil ninanais ni Pablo na kilalanin o kinikilala ni Pablo ang mga mananampalataya ay dapat nakaugat o nakabatay ang pag-ibig na nagmumula sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig ay likas at aspeto na bunga ng ating buhay espiritual. Ang sabi po ng Galatians 5:22-23, ang sabi po o Galatia, subalit ang bunga ng espiritu ng pag-ibig ay kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pipigil sa sarili. Mga kapatid, ang pahiwatig pong ito ng pag-ibig espiritual na nais maunawaan ni Pablo na para sa mga taga-Epeso ay ipinakita o ipinaliwanag na ang pag-ibig lamang ang susi ng lahat.
Ang sabi po riyon, ang kagalakan ay pag-ibig sa pag-ibig. Ang kapayapaan ay pag-ibig sa mga namamahinga. Ang pagtitiis ay pag-ibig sa nagtitiis. Ang kabutihan ay pag-ibig sa pag-ibig. Ang kabutihan ay katangian ng pag-ibig. Ang pagiging matapat ay ugali ng pag-ibig. Ang pagiging banayad ay pag-ibig sa sarili. At ang pagpipigil sa sarili ay pag-ibig na humahawak sa kanyang sarili. Ang lahat po ng ito ay bunga ng Espiritu. Walang bunga ang Espiritu kung walang pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon. Ang mga mananampalataya ay nag-uugat at nakabatay ang kanilang mga ginagawa, ang ating mga ginagawa sa pag-ibig na kalooban ng Diyos sa atin. Kaya naman po sa pagpapatuloy po ng pananalangin ni Pablo, ipinakita niya na ang mga mananampalataya dapat maging may lakas o mayroon kaunawaan upang maintindihan ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin. Tanong po, bakit po si Pablo ay gumamit ng panukat kung ang pag-ibig naman ay walang hanggan, kung ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan? Sabi po ng mga manunulat, ng mga scholar, ay maaari daw pong ito'y isang mungkahin ni Pablo upang higit na maunawaan ng tao kung gaano kalawak, kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Kaya nga po ang sabi doon, sapat ang lapad ng pag-ibig ng Diyos. Sabi po dun sa John 3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At ang sinumang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po kalapad ang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay sapat at nagtatagal magpakailanman. Ang sabi po doon, Unang Korinto, sabi po roon, 13:8, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Wala po katapusan ang pag-ibig magpakailanman ng ating Panginoon. Ang pag-ibig po ng Diyos ay sapat at mataas upang dalhin ang makasalanan sa langit. Ang sabi po roon sa Unang Juan 3:1-2, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Ama. Tinawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo, ang dahilan kung bakit hindi tayo nakilala na mga makasanlibutan ay hindi nila nakikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Mauunawaan po natin ang pagmamahal, at pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil po tayo po na mamakasalanan ay ipinahintulot ng Diyos na makarating sa kanyang kaluwalhatian. Ang pag-ibig po ng Diyos ay napakalalim at sapat, madala ni Kristo ang kabutihan upang maabot ang kamangha-manghang pinakamababang makasalanan. Ang pag-ibig po ng Diyos ay malalim, sapat upang madala ni Kristo, upang madala si Kristo sa kaibuturan upang maabot ang pinaka mababang makasalanan. Ganun po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil po kay Kristo, kaya niyang umabot sa atin. Ang sabi nga po ng Pilipos 2:8, sabi po doon, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ganun po ang panalangin ni Pablo. Si Kristo po ay nagpakababa upang abutin ang makasalanan
At ganun po, kahit tumantong sa kamatayan, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nais po ni Pablo na malaman at maranasan ng mga mananampalataya sa kanyang pananalangin ang pag-ibig ng ating Panginoon ay higit na malaman nila ng personal at malalim o sa malalim na kaparaanan. Sa huli pong talata ng 19, sabi po ron, upang kayo ay mapuspos ng buong kasaganaan ng Diyos, ito'y isang panalangin kung paanong mapupuno ang ang sinumang nananampalatay ng buong kapunuan ng Diyos. Ganun man, ganun pa man, nanalangin si Pablo na ang mga mananampalataya ay mapuno ng buong kaganapan ng Diyos. Ang ibig kong sabihin, buong kanaisan ng Diyos para po sa atin, na maaari nating unawain ang katotohanan ng iyon dahil po sa pangunawa na ibinigay ng Diyos sa atin. Maaari pong ang mga bagay na to ay ating paniwalaan at ang gagawin po na lang natin ay purihin ang Diyos para po dito sa kagalakan na ibinigay niya sa atin na kung saan po ay meron po tayo sa pangkasalukuyan. Ang pagmamahal po at pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya naman po, sa pagpapatuloy po ng pananalangin ni Pablo, ay ipinakita po niya na ang mga talatang ito nawa po ay matutunan ng mga taong nakikinig sa kanya, sa mga na mga taga-Epeso, at maging sa atin po kasalukuyan, na tayo po ay matutunan natin na bilang makasalanan na ang panalangin nagmumula sa Diyos, na ikaw at ako mananalangin para sa iba at para sa ating sarili. Sa ating pong conclusion, nais ko pong ibahagi pa sa ating pong pagtatapos, paano palalakasin ang pananalangin ng pamilya? Una po, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Papalakas po natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin upang magawa natin ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Pangalawa po, sa pamamagitan ng pananalangin sa Kanya. Sabi po ng verse 14:15, upang si Kristo ay manatili sa atin upang makagawa tayo ng higit sa tulad o katulad niya. Ating pangatlong punto, dahil sa nilalaman ng ating mga panalangin, sabi po ng verse 16-19, ang pag-ibig ni Kristo ay naunawaan o maunawaan natin kung gaano kalawa, kahaba, kataas, kalalim ang pag-ibig niyang ito at mapunan ang lahat ng kapunuan ng Diyos. Mga kapatid, napakabuti po na sa taon pong ito na tayo bilang isang pamilya, bilang isang simbahan, bilang isang sambahayan ay kakitaan ng Diyos ng ating pananalangin o ng pananalangin ng pagtitiwala at paglapit sa Kanya. Ang sabi po ng Epeso 3, bilang hamon po, talatang 2 po, sabi po doon, sa Kanya na nakagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Ang Diyos po ay kumikilos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin na mga mananampalataya. Kung patuloy po tayong magtitiwala, lalapit, idudulog sa Kanya sa panalangin ang mga bagay-bagay na ninanais natin. Si Pablo po ay nagpakita ng ganito pong gesture o postura sa pananalangin upang maipakita ang kanyang pananalangin ay nanggagaling sa kanyang puso para sa ibang tao, para sa mga taga-Epeso, para sa iyo at sa akin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Nawa, O Diyos, ikaw ay ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin
sa pamamagitan ng panalangin. Ilagay mo po sa puso namin ang kaunawaan, ang kauhawan sa pananalangin. At nawa, O Diyos, ipagkaloob mo po sa puso namin, sa bawat isa na sa taong ito o sa mga araw na darating ay patuloy kaming lumapit sa inyo na may pagtitiwala ng dahil sa pag-ibig ninyo sa amin. Nawa, Panginoon, katagpuin mo po ang laman ng aming mga puso at mamuhay kami ng may kapayapaan, pagkakaisa o pakikipag-isa sa ibang tao. Pag-isahin mo po ang aming mga puso, maging sa aming mga isip. Nawa, Panginoon, patuloy niyo kaming mahalin ang bawat pamilya namin na kung saan po ay magkaunawaan. Kung may pagkakamali sa loob ng aming sambahayan, patawarin niyo po kami, Panginoon. At dalangin namin na pag-isahin niyo po kami sa inyong espiritu ayon po sa inyong pag-ibig sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa nakalipas na taon. Marami pong saya kaming naranasan. Marami po kaming lungkot na naranasan. Pero ang alam po namin, dakilang Diyos, di mo kami pinabayaan, di mo kami iniwan. Maraming salamat, Panginoon, sa taong ito na aming kakaharapin. Nawa, ang pagmamahal mo ang patuloy namin maunawaan sa aming simbahan, sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang maghari sa puso namin, O Kristo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat. Panibagong-bagong taon po sa bawat isa. Maraming salamat, Pastor Sig, sa pagbahagi ng salita ng Diyos. At nawa tayo ay na-bless ngayon. At kung meron man sa atin na may katanungan o mga prayer concerns, feel free to message our FB page, BreadCom-Mandaluyong. Sa ating pagtatapos, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, tunay nga na dahil lamang sa biyaya mo na kami ay nakakalapit, nakakapanalangin sa iyong pangalan, dahil lamang sa iyong anak na si Jesucristo na siyang naging daan upang ang aming dalangin, aming mga panalangin ay naririnig mo, O Diyos. Maraming salamat sa pribilehyo na ito na meron kami, at dalangin po namin na patuloy naming masulit ito sa aming araw-araw na buhay. Gamitin mo po ang iyong espiritu upang bigyan kami ng kakayanan upang ma-enjoy ito, at nawa ma-share din ito sa ibang tao. Maraming salamat sa oras na ito. Luwalhatiin mo ang iyong sarili, O Diyos, sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord cause His face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord look favor upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.